Halos dalawang dekada na ang nakakaraan mula ng matagumpay na mapatalsik ng mamamayang Pilipino si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Mula sa pagiging tanyag na artista, pinasok ni Estrada ang larangan ng politika hanggang siya ay mahalal na pangulo noong 1998 sa ilalim ng slogan na era para sa mahirap. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, tumampok ang mga sumusunod na issue. All out war laban sa mga Moro, paglagdaan niya ng kasunduang Visiting Forces Agreement, pagsampa ng 101 million libel case laban sa Manila Times, nanawagan ng boycott ng ads sa Philippine Daily Inquirer dahil sa kritikal na mga artikulo. Matindi rin ang korupsyon at plunder, kabilang na ang pagtanggap niya ng buwanang 10 million protection money mula sa mga gambling lords habang siya ay pangulo. Tumanggap din siya ng milyong-milyong kickbacks mula sa mga pondo na para sana ay sa mga tobacco farmers. Inakusahan din si Estrada ng paggamit ng luxury vehicles, mga questionableng mansyon para sa kanyang mga babae at ang hidden asset na tinago sa bank account sa ilalim ng pangalang Jose Velarde. Ang impeachment trial laban kay Estrada ay nagsimula sa Senado noong December 7, 2000 at natapos noong Enero 18, 2001. Matapos na hindi buksan ang makasaysayang envelope na di umano'y nag-uugnay sa sinasabing bank account na ni Estrada. Naging hudyat ito ng pagtitipon-tipon ng milyong-milyong Pilipino sa EDSA Monument. Nagmarcha ang mga progresibong grupo mula EDSA hanggang Medyola hanggang mapilitang bumaba sa pwesto noong January 22, 2001 si Estrada. Makalipas ang 6 na taon noong September 12, 2007, hinatulan si Estrada ng guilty sa kasong plunder. Ngunit isang buwan lamang makalipas ay binigyan ni Arroyo ng pardon. Dahil hindi pinapanagot sa kanilang mga sala, si Estrada at ang kanyang pamilya kasama ang mga dating Pangulong Ferdinand Marcos at Gloria Macapagal Arroyo na ngayon mga aliado ni Pangulong Duterte ay tuluyan nang na-rehabilitate ang kanilang mga imahe at naibalik sa pwesto ang kanilang mga pamilya. Ang kasaysayan ng mamamayan ay hindi nakakalimot. Ito po si Seng Umil ng Bulatlat. Huwag niyo pong kalimutan i-share ang video na ito at i-like ang aming mga social media accounts. Sa susunod na Webes ulit, ito po ang This Week on People's History.